balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga par, kinumpirma na nga po ng WBC Super Lightweight Champion Devin Haney na hindi po totoo ang balibalita na pagkatapos nito manalo sa laban kay Ryan Garcia, ibabakante daw nito ang kanyang WBC title at tuluyan na akyat sa 147 pounds at pipilitin na maging 3 Division World Champion. Kung saan ayon kay Haney Boy mga idol, tuloy pa rin daw ang kanyang plano sa Super Lightweight. Walang iba kundi maging undisputed champion sa division na to. Pagkatapos daw ng laban nito kay Ryan Garcia, unification fight ang kanyang gusto, kalaban ng kampiyon sa 140 pounds. At malamang daw mga idol, uunahin nito ang kinatatakutan ng lahat. Ito nga si Sobrel Matias na mayroong kartadang 20 wins, 20 knockout, isang talo at isang kill sa kanyang kartada. Isusunod daw nito mga idol kahit sino kina Pitbull Cruz at Yupimo Lopez Jr. Nag-iisa lang daw kasi mga idol ang target ni Devin Haney ang pagharian ng kanyang division kagaya sa ginawa nito sa lightweight. At isa daw sa mga sangkap mga idol para ma-achieve niya ang ganitong bagay. Kailangan daw nito maging undisputed at talunin ang mga kampiyon sa 140 pounds. Kaya abangan natin yan mga idol kung kaya ba itong gawin ni Haney sa kanyang future fight. Samantala, Canelo Alvarez nagbigay ng interes na labanan ang mananalo sa bakbakan sa pagitan ni Arthur Beterbiev at Dimitri Bivol pagkatapos ng kanilang undisputed fight na gaganapin sa July sa Saudi. Walang masasabi lang natin dito mga idol, talagang hype lamang ang gustong sabihin ni Canelo. At para kahit papano mga idol, isabihin na hindi siya takot sa malalakas na fighter, pero ang ending pa rin mga idol, class B fighter pa rin ang kanyang gustong labanan. Malabo talaga kasi mga idol na makuha ni Canelo ang laban kay Beterbiev at Bivol dahil ang kamahal-mahalan Turkey Alalshek, ang secondary promoter na humahawak sa dalawang boxer. At alam nyo naman mga idol, na bad trip itong si Turkey Alalshek kay Canelo matapos ito manghingi ng $200 million para lamang labanan si Benavides. At isa pa mga idol, nakaset na po ang magiging laban ni Benavides sa mananalo kay Bivol at Arthur. Basta may panalo lamang ng Mexican Monster ang laban nito kay Alexander Gobosdik. Mismo si Turkey Alalshek na mga idol ang magbibigay funding sa laban na to. At wala pakialam dito si Canelo. At si sigurado tayo mga idol, sakaling mabalitaan ni Dimitri Bivol ang mga plano na to ni Canelo, matatawa na lang talaga ito mga idol. Ayaw nga pumalag ni Canelo sa kanya sa rematch, kahit nag-offer pa si Bivol sa kanya na sa kanyang division sila maglalaban sa 168 pounds, tapos lalabanan niya pa ang mananalo sa kanila ni Beterbiev. Well, halata talaga mga idol na isang pahype lang talaga ang mga sinabi dito ni Canelo. Sa kabilang banda naman mga idol, speaking sa pahype sa laban, inag-angas naman po ang UFC legend na si Tyron Woodley sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao na magtuos daw sila sa isang exhibition fight kung talagang matapang daw ang Pinoy. Isa pa talaga itong si Woodley mga idol. Akala nito mga idol, may credentials ito na labanan si Pacquiao sa boxing match. Sa dalawang sabak na nito sa exhibition fight sa boxing, kalaban si Jake Paul, italo ito sa laban. At ang huling laban nga nito mga idol, natulog pa ito sa lona. Tapos gusto ka agad nito labanan si Pacman na talagang pahype lang talaga sa social media. Gusto lamang magkapera kalaban ng Pinoy legend.